Jesus Christ daw may ina pero walang ama. At hindi talaga siya Diyos. Hindi siya pwede daw sabihing anak ng Diyos. Dahil hindi naman daw manganganak ang Diyos. Sabi ng Quran. Espesyal lang daw na tao si Jesus Christ. Walang kapareho sa kanya. Siya ay may ina na walang ama. At propeta. The last prophet. Yan ang paniwala nila. Sling lang din. Mali ang faith. Sa mga born again Christian niya, naniwala silang Diyos, pero na-divert pa ang faith sa cross. Instead na nakabitin sa punong kahoy, sa cross pa. Eto, superling lang. Dahil may ina, walang tatay. Super. The first book of Adam and Eve, chapter 24. Book of Adam, chapter 24, verse 4. Then came the word of Elohim to Adam and said to him, O Adam, as you have shed your blood, so will I shed my own blood when I became flesh of your descendants. And if and as you die, O Adam, so also will I die. And as you build an altar, so also will I make for you an altar for the earth of the earth. And as you offer your blood on you, so also will I offer my blood on an altar on the earth. Anong sabi ni Alahayang, si Abba Yahawah Tor sabi? My own blood. I shed my own blood when I become priest of your descendants. Sino ang mag-shed ng blood? Siya ba Yahawa? Kapag siya ay magkatawang tao. So si Yahawa siya ay, siya si Yahawa, nagkatawang tao. At paano siya lumabas? Through word. Salita niya. Yun. Basa. And as you sued for forgiveness through the blood, so also will I make my blood forgiveness of sin and erase transgressions in it. And now, behold, I have accepted your offerings, O Adam, but the days of the covenant in which I have bound you are not fulfilled. When they fulfill them, well, I bring you back into the garden. Ano sabi ni Abba Yahawah? Alahayam, so also will I make my blood for the release of sins, plural has sins, and erase transgression in it. Burado. Natanggap tayo ng atonement pagpawalang sala o natupos tayo sa pamagitan ng dugo ni Masyaya Yahawah Shai nga nagkatawang tao si Abba Yahawah. Siya yun. Sabi niya eh. So, also will I, personal na sinabi niya sa kanya, make my blood. Sabi ni Abba Yahawah, forgiveness of sins and erase transgression in it. So nakatanggap tayo ng atonement o pagpawalang sala sa pamagitan ni Masyayak Yahawah Shai. Hindi yung maghandog ka ng tupa, ahandog ka, ginaya mo si Moses para mapatawad ang kasalanan. Mali ang faith mo. Basa. What does the Hebrew name Yahawah Shai mean? According to a user from United Kingdom, the name Yahawah Shai is of Hebrew origin and means Yahawah is salvation.
Ito, gasgas na to sa atin to. Pero pinulit-ulit natin. Dahil si Yahawah Shai, ang ibig sabihin, means, kahulugan, siya po ay Hebrew origin. Ang Yahawah Shai is of Hebrew origin. Hindi siya modern Hebrew. Original na Hebrew siya. Tato pa, dapat paliwalaan. At ang ibig sabihin, siya si Yahawah na tagapagligtas. Yahawah is salvation. Si Yahawah Shai, siya si Yahawah na tagapagligtas. Para maging tagapagligtas si Yahawah, nagkatawang tao. At ang pangalan ay Yahawah Shai. Na ibig sabihin ng Yahawah Shai, sa Yahawah is salvation. Galing ba sa high ranking angel? Hindi. Clarix na dyan. Basa. Yahawah, Almighty Father, Yahawah Shai, Messiah, I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, you will receive him. John chapter 5, verse 43. Ayon sa John 5, 43. Pumunta si Yahawah Shai dito, dala ang pangalan ng Ama, pero hindi siya tinanggap. Pero kung iba ang pangalan dumating, yun ang tanggapin. Tanggapan nila ang Jesus Christ kay Yahawah Shai. Bakit si Yahawah Shai, siyang Ama? Ano ba ang pagkikilala ng tunay na pangalan? Di ba mayroong YHWH? YHWH. Ngayon, ang Yahawah Shai, YHWH. YHWH. Dito, YHWH. Isa, anin. Kailang mayroong Shai, Shibyor, si Yahawah na tagapagligtas. Ang mga tupa, makaintindi. Dahil makilala nila ang Yahawah at Yahawah Shai. Ang ayaw talagang tumanggap, matigas ang puso, kahit anong paliwanag mo, nangungugat ng iliit mo sa kasasabi, paliwanag mo ng maayos para maintindihan, matigas talagang ulo, masyadong luluyan sila kay Satanas, kasi ang dugong na nalaytay sa kanyang katawan ay dugong naman ni Satanas, ng serpent. Blood is thicker than water. That's why na hindi mo sila mapili talaga. Pero pagtyagaan natin pa ulit-ulit, mayroon namang ano talaga, totoong ano, matigas ang ulo. Pero katagalan, maliwala na pala. Tyagaan na natin. Hindi lang isang busy lang magsabi. Kunti natin 10 busy. Pag matigas, wala, tigil na. Ganun na nyo. Basa. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of the Hayam in him. Hindi nagkasala si Yahawah Shai, ngunit dahil sa atin, siya ay tinuturin na makasalanan upang sa pumamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng alahayam. Naintindihan ba ninyo na si Yahawah Shai ay naging makasalanan dahil hindi naman talaga siya nagkasala? Siya si Abay Yahawah yun eh, nagkatawang tao lang. Kasi, napako siyang nakabiti sa punong kahoy. Ang lahat ng nakabiti sa punong kahoy ay silumpa. So, naging kasumpa-sumpa siya. Parang nagkasala siya. Kasi yung kasalanan mo, kasalanan to, kasalanan ng lahat ng mga tupa na sin of the woman, napunta sa kanya. Na siya na yung naturing na makasalanan. Para tayo, wala ng kasalanan. Yun ang meaning ng atonement. Natubos tayo, napawalang sala, dinaybayaran ang ating kasalanan. Natubos, nakasanda ka ng singsing sa tampunteng, tinubos mo. Wala na tampunteng yung singsing, nabalik na tayo. Nakasanda tayo ni Satanas, tinubos tayo ni Masayang Yahawah Shai, wala na tayo kay Satanas. Natubos na eh. Yan ang kahulugan ng atonement. Marami nagsiribilit ang atonement, hindi pa talaga nalubos na intindihan ang atonement. Basa. Romans chapter 8 verse 7. The sinful mind is hostile to Alahayam. It does not submit to Alahayam's law, nor can it do so. Kaya na, kapag sinusunod ng tao ang mga hiling ng laban,
siya'y nagiging kaaway ng alahayam sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng alahayam at talaga namang hindi niya kayang suntin ito. Kaya ba natin sundin yung Torah? Kaya ba natin masunod? Si Moses nga, hindi niya nasunod eh. Siya ang binigyan ng Torah eh. Nasunod ba niya? Ano nakalagay sa batas ng Torah? Isa, thou shall not kill. Huwag kayong papatay. Si Moses nakapatay. Nakapatay siya. Yung nag-awa yung Egyptian at saka yung Hebrew. Pinaligan niya Hebrew kasi Hebrew siya. Pinatay na Egyptian. Yung dahilan tumakbo siya, nagtago siya kasi malaman ni King Pero yun, ni Hari Paraon, papatayin siya. Nagtago na punta siya sa bundok at doon natagpuan niya si Aba Yahawa. Nagsalita doon sa isang kahoy na nagliliyab. Yun ang yung dahilan. Oh, nasunod ba ni Moses ang Torah? Hindi. Nakapatay siya eh. Sa Ten Commandments, thou shall not kill. Dahil sa pagpanig niya sa kanyang kadugo, napatay niya ang kalaban. Ang mga Egyptian. Samantala, nakatira sila sa Egypt. Hindi talaga masunod. Pero malinaw, kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng alahayam sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng alahayam at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Hindi talaga kaya. Yung mayayabang lang sabihin kaya nila, kaya, kayabangan niya. Kailangan natin ang Savior. Kailangan natin atonement, hindi sa ating gawa, gawa ni Masayak Yahawashay. Siya ang nag pawalang sala sa atin. Basa. James chapter 2 verse 10. For whoever kicks the full law and gets stumbled at just one point is guilty of breaking all of it. Ang tumutupag sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. Oh, yung Torah. Eh, palagay natin, Ten Commandments na lang. Natupad mo ang siyang, labag ka sa isa. Ayos ba? Okay ba? Labag pa rin sa lahat. May isa. Natupad niya ang isa lang. Ang siyang, nalabag niya. Pareho lang din. Ang isa naman, nagyabang. Isa lang ang nalabag. Siyang ang natupad. Pareho lang silang dalawa, zero pa rin ang dahilan. Natupad mo nga ang siyam, isang labag, labag pa rin sa lahat. Ang isa, natupad ang lima, nalabag ang lima, zero pa rin. Ang isa, walang natupad talaga kahit isa, zero pa rin sa tatlo, zero. May pagmayabang ka ba? Sa tura-tura mo? Wala. Yan ang abulis na lang niya, masaya kaya wasay, doon sa napitin sa punong kahoy. Hindi talaga pala nila na intindihan ang lalim ng pag-unawa kung sino si Yahawa siya. Ayun nga sa makinig sa YouTube channel, makinig kayo. Ito yung maintindihan natin, makilala natin yung hosto kung sino si Masyayak Yahawa siya. Galing ba siya sa high ranking angel? O siya si Yahawa, nagkatawang tao, gamit ang salita ni Yahawa, word. At siya ang nagligtas sa atin, nag-shade ng blood na nakabitin sa punong kahoy, hindi sa cross. Dahil pag ito ang babasihan natin kautusan, ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumalabag sa isa, isa lang ang nalabag mo, ay lumalabag sa lahat. Yan ang selve. Wala rin. Wala tayong pagmayabang. That's why, malinaw na sinabi, we are saved by grace. Hindi talaga tayo mapagyabang na no one can boast. O, basa. Acts chapter 13, verse 39. And by him, all that believe are justified from all things from which he could not be justified by the law of Moses. At sa pamamagitan niya, ang bawat nanampalataya ay
inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Hindi ito sulat ni Pablo, ha? Kasi mag-anti-Pablo. Hindi kami niwala dyan, eh. Hindi action, eh. Si Lucas ang nagsulat yan, eh. Book of action, eh. Anong sabi? At sa pamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap. Saan mananampalataya? Kay Masaya, kay Wasay. Sa lahat ng mga bagay na mga, sa mga ito'y hindi kayo inaaring ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moses, yung tura. Ikaw ang tura, inaasahan mo mag-sip sa'yo, hindi ka masisip. Then hindi ka masisip. Ang anti-Pablo kayo, hindi naman si Pablo yan, action eh. Si Lucas ang isulat yan eh. Girebel yan ni Raul Cacadas, ni Lucas, at ito nasulat. Na hindi tayo maging maaring ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moses, yung tura, hindi nga talaga. Pero marami pang hindi nakaalam. Kasi hindi nila alam. Basa. Matthew chapter 5 verse 72-18. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the small letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Huwag binukatalain na palito ako upang tayo walang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Napalito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipawalang ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langay at ang lupa, ngunit ang kalitigitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi magalak ang lahat. Ang ibang hindi nakaikindi dito, hindi pala nawala ang tura eh. Hindi nga, pwede mo lang, kay Toljok na lang, kailang kumplito, matupad natin kay Toljok. Kahit mga SDA, mga Adventist, ito pinagmalaking ng talata na talaga yung paglaban nila ang tura. Hindi na naitindihan, isa-isayin natin ha. Huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Yung pagpunta ni Masaya kay Awasa, hindi niya napawalang bisa. Kasi gaganapin niya, dahil hindi natin naganap, siya ang gaganap. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ganapin niya, ipaliwanag at ganapin. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautusan ay di mawalang bisa, ng bisa, hanggat, may hangganan, hanggat hindi magaganap ang lahat. Kailangan pag maganap na ang lahat, mawala ng bisa. Kailan ba naganap? Sabi niya, naganap na, it is finished. Yung nakabayubay siya sa punong kahon, it is finished. Doon na walang bisa. Kasi tutong na rin ni Hamasyay ang kautusan, ang tura, kasi hindi natin kaya matupad. Ibatas na po yan. Na kailangan tutupan rin niya. Pag matupad niya, matubos niya tayo doon, save na tayo. Yun po ang nangyari. Siya ang gumanap sa role natin na hindi natin kayang ganapin. Sa examination pa siya ang leakage. Hindi mo makaya masagot ang, binigyan ka ng leakage, pasado ka, kasi may sagot ang leakage, pinupya mo lang. Yaman. Yan. Maglagay tayo ng example para malinaw. Eto, kayong dalawa ulit. Yes. Para malinaw. Pastor Richard, Pastor Buddy. Sige. Halimbawa, ito ang milyonaryo. Yes. Mayaman ka na dito. Hindi ka tapat. Ngayon, nanghiram ako ng 1 million sa'yo. Kasi ang inilibusyo ko,
kasi mayaman ka eh, at mabait ka. Pinahiram ako. Pero gumawa tayo ng abidabit na sa loob ng isang taon, babayaran kita sa 1 million, pero walang tubo kahit isang kusin. Hindi ka nagpa-5-6. Okay. Hindi mo ginaya ang mga bumbay. Okay. Pero sa loob ng isang taon, bayaran mo kita, pero sa agreement doon, kapag hindi kita mabayaran, ipakulong ako. Wala na mong bayad. Sino okay sa akin, hen? Walang 1 million ha, sa isunod ng isang taon, pinahiram niya sa akin, walang tubo kahit isang kusin. Pero ang kondisyon, bayaran siya after 1 year. Pag hindi, hindi ko siya mabayaran, pulong ako. Nasa agreement yan, nakanutalize yan, pinirmahan ko. So, ayos. Ang problema, na pordoy ang negosyo ko. Pagdating na isang taon, wala akong may bayad sa kanya. Kasi palpak yung negosyo ko, ano ngayon? Kulong ako. Agreement. Pero ito si Pastor Richard, milyonaryo din. Ayaw niya makulong ko. Nagbigay siya ng 1 million dito para sa akin. Yun. Para matubos ako. Yun ang nagbigay siya ng 1 million. Okay, Bishop, bayaran kita. Para di ka makulong. Oh, nagbigay siya ng 1 million. Sige, makulong pa ba ako? Hindi. Hindi na. Nag-ayon sa'yo, hindi ko na ito kulong to. Oh. Hindi na. Kasi binabalik yung 1 million sa'yo eh. Ganun. Ngayon, saan ako mag-silbi? Sa kanya na. Kasi may utang na loob na ako sa kanya. Ang sabi niya, huwag mo nang bayaran yung 1 million. Maglilinis ka lang sa CR. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun kalupit yung mayaman na to. Mabait naman. So, hindi bale. Basta tinupos kita. So, ganun. Balik na kayo. Yes. Ganun ang ginawa ni Masaya Kihawasay. Man. Talagang mapapunta tayo sa kagat-nagatang apoy pag hindi natin matupad ang Torah. Pero ang ginawa ni Masyayak Yawashay, siya ang nagtupad sa Torah. Nagkatawang tao si Hawa at siya si Yawashay, tinutupad niya ang Torah. Sabi niya, kahit isa kay tuldok, tutuparin niya. Ipaliwanag at tutuparin niya. Tuparin niya ang mga iyon. Naganap na. At yung natupad na, naganap na. Tutuparin pa ba natin? Hindi na. Natupad na niya eh. Ngayon, binayaran ni Pastor Richard si Pastor Buddy sa 1 million. Magbabayad pa ba ako dito? Hindi na. Hindi na. Absurd na ang agreement. Kaya iba gusto pang magbayad eh. Nagsunod-sunod pa ng Tora. Nagtinapos na binayaran ni Liyawa sa Antora. Bayad na. Yan pira. Yan na. Kasi, sabi noon, Yahawasay is the end of the law. And yung law, tinutukoy Tura. Yes. Man. Hindi na lang binahan yan eh. Now we are not under Tura ngayon dahil tinupos na, ginanap na ni Yahawasay. Yeah, ngayon, kung wala tayong Tura, ano mangyayari natin? Di sa demonyo natin, sa bahay ng ugali natin, wala na tayong batas. Meron, may kapalit. Ah, ito. Luke chapter 24 verse 24, and he said unto them, these are the words which I speak unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written on the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo. Noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Confirmation na tinupad ni Masaya Kihawasay. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila, ito ang tinutukoy ng sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Yung doon sa sinabi ng Matthew chapter 7 verse 21 na naparito sa hindi parumbisa ang kautosan kundi galapin niya at baluwanan. Ito yung tinutukoy. Na dapat matupad ang lahat ng nasulat tungkol sa kanya, sa akin. Na siya tutupad sa kautosan ni Moses at sa mga aklat ng mga propeta at sa mga salmo. Hindi lang Tora ang tinupad ni Hawasay. Hindi lang Tora, pati the law of the prophet
and the law of the Psalm, tinutupad ni Messiah Yahweh Shai. Hindi Jesus, ha? Yahweh Shai. Siya ang nagtupad. Yun ang sinabi niya. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko lang sabihin ko sa inyo nung kasama-sama pa ninyo ako, na dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, matupad sa kanya. Kaya hindi nga kaya natin ito pa rin. Siya na lang nagtupad. Para tayo matubos, para tayo magkaroon ng atonement. Itong araw ng atonement na isa o. Pero walang iba yung tataas natin si Masyayang Yahweh Shai. Diyan, siya ang atonement natin. O, basa. John chapter 9 verse 30. When 19 verse 30. When he had received the grace, Yahweh Shai said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Nang nasipsip ni Yahweh Shai ang anak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Inuyok-yok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sabi niya, "It is finished." Tapos na, naganap na. Natupad na niya. "It is finished." Ngayon, Colossians chapter 2 verse 14, having cancelled the written code with us, with its regulation that was against us and that stood opposed to us, he took it away, nailing it hung on the tree. Ikaw ang isa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutan kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito. Nang ipako siya na nakatitin sa pulong kami. So, napawalang visa. Having cancel the written code and regulation. Cancel, wala na. Basa pa. Ephesians chapter 2, verse 15 to 16. By opposing his flesh, the law with its commandments and the regulations, his purpose was to create in himself one new man who out of the two thus making peace, and this one body to reconcile both of them to a higher truth, the hand of the tree by which he put to death their hostility. Pinawalang visa niya ay kautosampaw ang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at pagkari ang kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na nakabitin sa pulong kahoy. May nakasanya ang kalitan ng dalawang bayan kapwa pinanunumbalik sa alahayam at pinagbuklod sa isang katawan. Anong tinutukoy ng dalawang bayan? Gentiles Nation and Hebrew Nation. Puro mga Shemite yan. Mga Elik yan, mga tupa yan. Dahil may mga tupa na mga Hintil, na mga Elik, Shemite na Hintil. At may Shemite din ng mga Hebrew, pinag-isang bayan. Kasi sabihin kasi na namin, kayong mga Hintel, wala kayong batas. So, makikita mo. Pero sa pamagitan ng ginawa, iabulis ni Messiah Yahweh Shai, noong sa kanyang katawan, niya nakabitin sa punong kahoy, ang law of commandment and regulation ay naabulis. Tanggal. Yan po ang ginawa ngayon. Dahil naabulis, basa. Romans chapter 10 verse 4. Yahweh Shai, Messiah, is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Yahweh Shai, Messiah, ang nagkalalang kanyang at sa gayon ang sinumang nananalig sa kanya ay pawawalang sala. Ay ng law, ng Torah. Tinapos din ni Messiah kay Yahweh Shai. Eh wala na tayong Torah pala, wala na tayong law. Di isang bahay na tayong ganon. Tingnan natin ha. Basa. Romans chapter 4 verse 15. Because law brings wrath, and there is no law, there is no transgression. Ang kautosan ang naging sanhi ng pagkapot ng alahayam. Kung walang kautosan, wala rin paglabag. Tinanggal para walang paglabag. Eh, ngayon po, under pa tayo sa Torah. May law.
Ano mangyari? Di kasala tayo, o di ba yung pinagpo pa rin tayo? Di walang silpi, hindi talaga tayo nakatanggap ng ato namin. Ang ginawa, ang kautusan ay naging sanhi sa pagkapuot ng alahayam. Kung walang kautusan, wala rin panlabag. Iwan ang batas eh. Sabi na, ay kayo, wala ang batas. O di gumagawa na kayo ng kasalbahisan, wala rin pa yung batas. Huwag mo nang mag-judge, mag-antay ka. Bawal ka. Mag-antay ka. Kala mo, mas lalo pang tumino kaysa dati. Ito.